Magandang araw po ulit mga kaibigan. Mga kaibigan na nasa ibang bansa, meron po ulit akong i-upload na nag-request ang isa nating kaibigan na subscriber at viewers. Gusto ro niyang magluto tayo ng menudo. Kasi pamilya rin pala sila ng mga taga San Miguel Bulacan sa Santa Maria. Ngayon, ito po ang ating gagamitin ingredients. Ito pong baboy, bumili ako ng kasing. Nag 1 kg, tapos ang atay, naglagay na rin po ako dyan ng atay, minix ko na po. Ngayon, ang mga gagamitin na ingredients, ito po ang bawang, sibuyas, kamatis, red bell pepper na inani po natin sa Bulacan. Ito po siya, makasamahan niyan. At toyo, laurel, paminta, at saka achuete, carrots, and potato. Ngayon, ang style po ng San Miguel na paggawa ng menudo, sinasangkot siya po namin. Babawasan natin ng sibuyas. Maglalagay tayo ng sibuyas dito pag sasangkot siya bago igisa. Yan, sangkot siya po natin siya. Lalagyan po natin siya ng paminta rin. Direct na po siya lahat. Yan. Tapos, laurel. Yan. Tsaka, of course, toyo. Yan ang magsasangkot siya dyan. Titira po tayo ng konti pang gisa. Ngayon, ang importante po, isa pang sikreto niyan, ito po lalagyan natin siya ng kalamansi. Sa pagsasangkot siya po, yan yung bibigyan ng isang masarap na lasa. Sa isang kilo, kung maglagay po ako, tatlo lang. Ngayon, ito rin po yung mga inani natin sa ating farm. Dudukot po tayo ng mga ingredients doon. Ayan. Dito ko na siya pipigayin para masala natin siya. Sibuto. Sa pinaglagyan ng paminta. Ayan. Lagay po natin siya. At ako, napakabango po nito pagka yung sinasangkot siya na po natin. Naghahalo ang mga kalamansi. Ngayon, ito na po siya. Lalagyan din po natin ng konti yung palang bawang sa pagsasangkot siya. Ngayon, ilalagyan na po natin siya doon para masangkot siya na. Mamaya po natin siya bibisan. Ito na po siya. Nakasangkot siya na po siya. Isangkot siya po natin siya ng 15 minutes. Ayan. Pag kumulo na siya, na-absorb na yung mga ingredients at nilalabas ng karne ang kanyang katas, yun na po, gagawa na po tayo ng mga igigisang ilalagay natin dyan. Tayo po natin siyang kumulo. Ito po ating chicken. Naka 15 minutes na tayo. Tingnan nyo, nagsabaw siya uli. Yan yung sangkot siya. Dahan-dahan lang ako. Ngayon, i-mix na natin siya. Haluin ang ganyan. Ang bango. Minudo-minudo ang amoy talaga. Basta sa isang kilo po, tatlong kalamansi lang. Kung walang kalamansi dyan sa lugar nyo, lemon. Pero huwag masyadong maasin. Yan, mga 5 minuto pa uli. Pero magigisa na po tayo ng mga sangkap niya. Cover muna natin. Ito po, habang ating sinasangkot siya ito, may 5 minutes pa, ipapry na po natin ang mga ingredients ng ating minudo. Hindi po kumpleto ang minudo, minudong San Miguel, kung wala itong sausage na to. Ito po yung tinatawag na sorriso de Bilbao. Ayan. Takat muna natin siya ng ganyan. Fry po natin siya ng magyaga.
Ayan, isusunod po natin itong bell pepper. Yan po ay mga gamit sa ating tabla ka. Ayan. Ang gamit sa ating sukuan natin. Ayan. Pwede na siya inip sa ganyan. Susunod po natin ang potatoes. Yan. Tsaka carrots. Ito po, naluto na yung ating pinry na potato at saka carrot. Ngayon, siset aside ulit natin siya. At magigisa na tayo ng mga ingredients niya. Yung mga pira-pirang ingredients na ginamit natin sa sangkutsa. Ito po, magigisa na po tayo. Lagyan na natin si bawang. Po natin siya sa mga pinagprituhan. Alasa po yan. Chicken natin. Wow! Ang bango na ito na siya. Ayan, tingnan nyo lang. Sinangkot siya natin. Di tayo naglagay ng tubig. Dahan-dahan lang ako. Ay, parang adobo style. Pagluluto. Basta slow fire lang po tayo. Pag nagsasakot siya. Sunod po natin ang sibuyas. Hintayin lang po natin itong ma-brown ng konti sibuyas, maluto. Susunod po natin yung kamatis. Hindi po tayo maglalagay ng tomato sauce kasi yan po ang minudo ng San Miguel Bulacan. Kamatis lang. Luto na si sibuyas, si kamatis naman lalagyan natin. Yan, parang maluto yan. Ng cover para mabilis maluto ang kamatis. Kailangan po siya yung durog-durog. Checkin natin ang ating sinangkutsa. Wow! Ayos na. Tama na po yung lambot niya. Ang bango. Sarap. Ganyan po ang minudo namin. Sinasangkutsa. Ang bangin. Swabe na naman. Diyos ko. Tumo ko na tumaba.
po siya. Susunod na po natin ito. Mga pinry natin na bell pepper at suriso. Mix na natin ito. Lagay na po natin yung konti natirang toyo na nilagay natin sa kutsa natin. Lagay na rin po natin si atsuki natin. Para kumulay na siya. Lagyan na po natin itong mga potato. Medyo kukulit po natin ng konti. Lalagyan po natin siya ng Rino Liver Spread. Pampalapot po at pampalinamnan. Ayan po. Ito po, atin na po siyang ilalagay. Siyang papalapot dyan. Atay na siya, pero meron din po natin na gito, pampalapot ng sauce niya. Ngayon po nakikita ko sa mga na ilang ko nung nagmiminudo sila. Panghuli po ito. Kasi kung ilalagay natin maaga, maninikit-nikit. Masusunog ang ating sinasangkot siya. Ilalagay ko na po dito ang ating minuto. Sinuntot siya po natin minuto. Hindi rin tayo magsasabaw kasi may sabaw na siya. Sarap na naman ang aking kakainin. Isagdag na po natin ito. Tsura pa lang. Pwede rin kayo maglagay ng egg. Ako naglalagay ng egg. Pero pinakita ko na sa inyo doon sa adobo. Pwede din dito. Mga quail egg, ganun. Mga yun naman mo kasi pampa-design lang. Sa handaan, lagyan nila ng mga quail egg. Ganun, naubusan ako ng quail egg. Kaya, pwede kayo magdadagdag. Sinasabi ko na lang sa inyo. Wansa. Ngayon, pwede kayo maglagay dito ng depende sa inyo kung maglalagay kayo ng patis o asin lang. Eh kasi malasa na po yan kanina toyo. Asin na lang din po ilalagay ko. Kasi nung panahon nung araw na nagluluto sila ng mga minuto, wala naman po yung mga bechin-bechin na yan. Asin, patis lang po ang ano ko, tsaka toyo. Dito pwede po kayo maglagay ng patis. Toyo nilagay ko, asin na lang po ilalagay natin ngayon. Kasi yung toyo, hindi naman po siya masyadong maalat. Kaya ako, alam ko na ito, tatansyahin niyo ang lagay. Bahala na kayo magtansya ng alat at aloyo.
grabe sarap nito. Meron akong version ng minuto na natutunan ko naman sa Oman. Pwede nating iluto uli yun sa susunod. Naglalagay po ako doon ng mga pasas. Pero ito ang original na minuto. Mga natutunan yata ng mga ninuno natin sa mga Espanyol noong araw. Eh, tayo mga Pilipino, nag-improvise, nagdadagdag ng mga sariling version, ganun. Tulad nun, merong nagluluto na, tulad ko, nilalagyan ko ng pasas ito. Tapos yung mga iba naman, naglalagay ng ano, pineapple chunk. Pero ito, wala po ito, ito yung original. Surisa de Bilbao lang, tsaka yung Reno River spread para lumakot siya. Ngayon, titikman ko na po siya ngayon. Walang po ang kutsara. Okay, ano? Ito na naman po kami. Ako, sa itsura pa lang. At nakita niya naman yung mga sangkap natin. Simple-simple lang. Tikman ko po ah. Sakto. Yung asing nilagay ko, sakto-sakto. Kasi yung toyo, tinansya ko na ho yun. Sarap. Yan po, huwag na kayo maglalagay ng kahit anong bechen kasi karne yan, malasa. Eh, wala naman sabaw. Yung sabaw niya, hindi na tayo naglagay ng sabaw. Basta sinangkot siya natin, lalabas yung katas ng karne. Ando ng lasa. Huwag pong malakas kasi matutuyo, matutubig ulit kayo, tapos matutuyo, matutubig. Nawawala lasa ng karne. O, maglalagay kayo ng mga artificial na pampalasa. Ito, walang artificial. Asin lang, at toyo. Okay na po. Itikin mo ang portion pa ba? My God. Ito na naman po kami. Itikin mo ang portion. Bakit ayaw niyo sumama sa akin? Eh, mga anak pa. Ako tumataba, ayan. Kayo nagbuyo sa akin ng ganitong mga cooking-cooking leso na ganyan. Tapos ngayon, ayaw nyo akong damayan. Padaya kayo, ha. Ako lang gusto yung tumaba. Diyos ko, ito yung pinakamasarap na mga parte. Ayan. Ayan, ito po yung ating minudo. Hindi po tayo naglalagay din ng tubig. Pero kayo, pagka nagminudo kayo ng may sabaw, eh, para na kayo nag-ano noon, nilugaw. Naku po. Ito na, nakakatakot. Masarap-sarap kasing kumain. Tinatawanan ako itong dalawa kong anak eh. Malugaw ko itong dalawa eh. Buyo na buyo. Sige, tita, uwi ka na. Nasa Oman ako noon. Gagawa ka namin ng mga libangan. Magbablog tayo sa YouTube. Ganyan-ganyan sila. Para malibang ka. Ito na po. Nananabana. Ito na. Unang subo po para sa inyong mga viewers ko na nagsusubscribe at saka yung hindi na rin po, yung nanonood lang. Tikman nyo po, kayo po mauna. Kakain ko na po kayo, eto na po siya. Yummy talaga. Masarap. Mas masarap pa ito lalo, meron tayong chili. Pwede ba maglaya ng sili? Naku, natutunan ko na po ito. Pampagana, ang sarap na, pagaganahin pa. Napakasarap talaga. Isa po ito sa paborito ko. Grabe. Parang ayaw ko na magbigay. Maglihin tayo. Naghihintay po yung kapitbahay ko. Ang sarap. Sabi.
ako isang version nito eh. Ito po, original ng Bulacan. Nung nasa Oman po ako, meron ako natikman na may pasas. Naglalagay ako ng pasas. Yung version na minudo may pasas. Pero ito po, original. Talaga naman po, napakasarap. Napakasarap. Hindi kayo mapapahiya sa handaan nyo. Halimbawa ngayong Christmas, magawa po kayo nito. Yan yun, ilagay nyo sa isang menu nyo sa Pasko. Napakasarap po. Kung may quail egg, kumbaga pag design-design lang, ang ganda-ganda. Kahit itong mga European, pag natikman yan, sasabihin nila, very tasty, delicious, yummy. Totoo naman. Ito po, na-harvest din namin sa Bulacan. Sasama po kayo, doon tayo magbibidyo. Magbabarbecue tayo, masarap doon. Ang dami pong ma-harvest doon. Balang nag-forgood po ako. Unang taon ko, doon ako nag-stay. Nangitim ako. Tanim ako ang tanim ng ito. Dragon fruit, tinanim ko po niya. Meron pa kami na anong dragon fruit. Nakapagbenta na rin. Ang sarap talaga. Doon, natatawa kayo sa akin kasi una ko mga video, payat ako ngayon, taba na. Pero talaga masarap po, may sili lalo. Nagahabol na ka ng kanin. Grabe, sarap. Ang sarap talaga. Itong dalawang to, pagkatapos ng video sa akin, doon sila kakain. Madaya. Ayoko samahan dito. Pinagtatawanan lang ako. Grabe sarap. Grabe. Ito po, panghimagas natin, dragon fruit. Inani ko rin po dun sa farm natin. Pagka kayo nagbakasyon ng Pilipinas, kontakin nyo ako, itutur ko kayo doon. Mag-i-enjoy kayo. Tama-tama, nakakalis ng umay. Dahil sa taba at karne, natural, maumay tayo sa bandang ulit. Ang sarap. Sarap talaga. Sa susunod po, ituturo ko pagtatanim ng mga itong dragon fruit na 8 months lang or sa itinan mo, mumunga na siya. Nakapagbenta na rin po kami nito.